Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, nandito tayo sa ating Q&A. Sa segment natin, itanong mo kay Serrano. So, kayo yung mga nagtanong dyan sa comment section ng mga videos na ginagawa ko, tapos nilagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano. So, ito yon. Sagutin natin isa-isa yung mga tanong nyo. So, this question comes from Maricel Cabugnason. Okay, Maricel Cabugnason, maraming salamat dito sa tanong mo. So, tanong niya, paano po ibalik ang tiwala sa isang partner na may hawak ng team at may ginawa po siyang di maganda sa kagroup niya? Salamat po. And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. So, hindi ko sure kung si Maricel ba yung nagtanong sa akin na ano, parang dinetail niya sa akin kung anong ibig sabihin nito, ano yung naging problema. Pero siguro ano, sagutin ko na lang para in general para maintindihan yung lahat kung sakaling merong ganito. So tanong ni Maricel, sa pagkakaintindi ko dito, meron siyang ka-partner. So ibig sabihin na may hawak ng grupo. So assuming, I will assume, upline to na tinutukoy niya. Tapos may ginawa siyang hindi maganda. Paano daw may ibabalik yung tiwala? So ibig sabihin, may ginawa itong upline na nakasira ng tiwala nila. Now, ako sa pagdating sa pagtitiwala, hindi ako madaling magtiwala sa tao. Yun ako eh. So, hindi ko sasabihin sa'yo na tama ako, sundin mo, ano yun mo. Pero, sa akin kasi nakakatulong yung ganun, magiging cautious ka. Hindi pwedeng basta-basta magtitiwala ka na lang kung kani-kanino. Okay, hindi pwedeng basta-basta magbibigay ka na lang na full na pagtitiwala mo kung kani-kanino. Lalo na pag ang pinag-usapan ay pera. So, malaking bagay na yan. Now, pagdating sa pagtitiwala ako, nag-o-observe muna ako. Nagtitest ako. Okay, nag-o-observe ako, nagtitest ako na hindi nila alam. So, for example, ito na lang magandang kwento. Nung napagsarahan kami sa previous company namin, nagsara yung business, naghanap kami ng malilipatan na company, which is yung current company ko ngayon. Ang nag-share sa akin ito is yung leader ko. Isa sa mga leader ko nung nandun pa kami sa lumang business, shinare niya sa akin itong option na yung company namin ngayon. Shinare niya to as option kasi may tatlo akong pinamimilian noon, and ito yung ikatlo, yung current company namin ngayon. Yan, na-convince ako nung leader ko na yon na maganda nga yung company. So sabi ko sa kanya, sige, research mo to. Nagbigay ako sa kanya ng complete na list ng mga tanong kasi meron siyang kausap dun sa company yun na yon na eventually naging upline ko. So nagbigay ako sa kanya ng list ng mga tanong. Sabi ko, itanong mo yan na parang wala ka talagang alam. So ganun ako, nagtetest ako. So wag mo rin sabihin, sabi ko sa kanya, wag mo rin sabihin na sa akin ang galing yung tanong. Tanong mo yan sa kanya. Okay? So sabi ko, kasi may na-build ako na pangalan dito kahit papano. So yung iba nakakaalam kung sino ako and kung ano yung ayaw ko. Ayaw ko ng unethical, ayaw ko ng namamawer, ng babaliw, ganyan. So kasi baka pwede nilang pikiin eh. Diba? Pwede nilang pikiin na kapag ako yung nagtanong, pwede nilang pikiin. Kunwari mabait sila, kunwari hindi sila namamawer, tapos pagpasok ko, yun pala, mga unethical pala sila. So ayoko mangyari yung ganun. So ang ginamit ko, since yung leader ko na yun, siya naman yung may kausap dun sa naging upline namin na yun. So siya yung pinagtatanong ko, na as if siya yung nagtatanong, na hindi ako kasama sa picture. So nagtetest ako eh. Diba? So ganun yung ginawa ko. Now, nagbumalik siya sa akin, maganda yung sagot. And ni-research ko, tama yung sagot, nag-match. Di ba? So, hindi na mama-aware yung ano, hindi pinapower lang. Nag-match kasi nag-research ako. Tapos, final, sabi ko sa kanya, mag-schedule tayo. Bababa ako ng Manila, punta ako Manila. Sa Lucena ako nun. Para magpa-present sa dun sa tao na yon. Kasi gusto ko siyang makita. Gusto ko makita yung attitude niya. Gusto kong makita yung, ano, kung sino siya. Diba? Kasi nga, sa tagal ko na, hindi ko alam, na-develop ko na lang rin siguro na skills. Sa tagal ko sa network marketing business, nagkakaroon agad ako ng idea kung anong klaseng tao to. Sa dami na nakasalamuha ko. So I know yung mga top leaders, mga upline sa matatagal na talaga sa business, may ganun din sila. Diba? Depende sa nakakausap niya. Kasi sobrang dami na nakausap niya. May idea na siya kung sino to eh, kung anong klaseng tao to eh. Diba? Sa unang impression pa lang, sa way na pananalita, way na pananamit, tindigan, diba? Gestures, ganun. So gusto ko makita. Okay, sabi ko gusto ko makita, magpapapresent kami. So, pre-present sa amin, even though alam ko na naman yung ipe-present. Alam ko na yung product, alam ko na yung complan, acne na ako kasi nag-research na ako beforehand. So, shinare sa amin, in-research sa amin. Ang ginagawa ko lang doon, tinetest ko lang paano ba kami nito pe-presentahan. Kasi sabi ko,
pag ako pinawer nito, pag ako binaliw-baliw nito, di ba? Yung typical na networker na namamawer, ito kinita ko weekly, pwede na ba? Pwede na ba? Yung mga ganun-ganon, sabi ko kapag ka ako ginano nito, hindi ako sasali dito. So ayoko sa mga ganun. And alam ko, nag-research nga sila, na-confirm ko to recently lang, na nung nag-present hindi sila namawer. Okay? Kasi na-confirm ko recently lang na sinabi nung grand upline yata namin, nag-usap silang dalawa, yung naging grand upline ko na, which is yung naging mentor ko din, na huwag akong papawirin. Kasi alam nila na ayoko ng ganun. So, ibig sabihin, nagre-research rin sila. So, ayos yun. Pero hindi naman sila namimeke. Kasi nung sumali kami, nung afternoon, prenesentahan kami, marami pa akong tinanong, di ba? Tinetest ko lang talaga sila. Marami pa akong tinanong, tinanong ko pa sila kung ano-ano na, alam ko naman yung sagot. Wala eh, walang halong kayabangan, walang halong, ramdam ko, networker ako, alam ko kung namamawer to o hindi eh. Walang halong yabang, yung top one na naging mentor ko, yung grand upline namin, dumating siya, naka-short lang. Di ba, naka-short lang, rubber shoes, tapos simpleng-simple yung polo shirt lang. Nung una ko nga siya nakita, sabi ko, sino to? Di ba, hindi ko alam, hindi ko kilala. Tapos sinabi sa akin ng leader ko, binulungan niya ako, yan yung ano, yan yung top one ng company, di ba? Yan yung magiging upline natin. Sabi ko, ah, ganun. Di ba? Sabi ko, ayos yun ah. And nag-research ako doon sa grand upline din namin, may mga tinanong din ako na kung sino-sino. Maganda yung sinasabi doon sa grand upline namin na yun. Talagang credible na tao. After noon, napresentahan namin, nagtanong-tanong pa kami, hindi pa ako nakontento. Pumunta pa ako ng office. Tinignan ko, totoo ba talaga yung office? Talaga ba nag-i-exist? Tapos nag-ikot-ikot ako doon, di ba? Then after that, nung pag-desisyonan ko na, okay to, doon kami nag-pay-in. On the spot, nag-pay-in ako. Di ba? May dala-dala na ako pang-pay-in talaga noon. Okay, even though bumagsak yung company namin noon, di ba? Alam ko, pinangutang ko pa yung pang-pay-in ko na yun. Basta may dala-dala na akong pera noon. Then, nag-pay-in ako na nakita ko na okay siya. Wala siyang power and culture, wala siyang baliwan. And, totoo talaga. Okay, hindi siya yung namimeke lang. So, ano yung point ko dito? Hindi ako basta nagtitiwala. So, yun na yung magiging lesson sa inyo. Para sa inyo, yung mga na nagkaroon kayo ng experience na sira yung tiwala nyo, yun yung magiging lesson sa inyo na huwag kayong magpapadala sa emotion, huwag kayo basta-basta magtitiwala. Even sa akin, di ba? Even sa akin, first time mo ako napanood, itong video na to ngayon, first time mo lang napapanood, huwag ka basta-basta maniniwala sa mga pinagsasabi ko hanggat hindi mo napapanood yung iba ko pang mga videos. Panoorin mo lang, obserbahan mo lang. Kung feeling mo, namamawer lang ako, feeling mo ay hindi mo ako dapat pakinggan, huwag mo ako pakinggan. Diba? Kung feeling mo hindi tama yung mga sinasabi ko, edi huwag mo akong pakinggan, huwag ka magsusubscribe, diba? Huwag mo na lang pakinggan, maghanap ka na lang ng ibang pwede mong pakinggan dyan. So, even sa akin, huwag kayo basta-basta magtitiwala sa tao. Yun yung life lesson sa akin, kasi nga, ang dami ng beses na nangyari sa akin na nagbigay ako agad ng tiwala, sinira yung tiwala ko, tinake advantage ako. Ako yung nagsisi sa huli, ako yung nahirapan sa huli. So, naging lesson na sa akin, hindi ako basta-basta magtitiwala. Tinetest ko yung tao, and kapag ako nawala ng tiwala sa isang tao, hindi na nakakabalik. Okay, medyo harsh, pero hindi ako nagbibigay kasi talaga ng second chance. Hindi ako naniniwala dun sa humihingi na second chance, bibigyan kita, hindi ganun, patunayan mo na lang. Yun yung ano ko, yun yung sa akin, patunayan mo na lang na deserve ka ng tiwala ko ulit. So ganun, ganun yung way nung sa akin. And pwede nyo rin gamitin para sa sarili nyo. So, yun yung may sasuggest ko kay Maricel. Tama ba yung pangalan? Maricel? Yes, Maricel. Okay, yun yung may sasuggest ko kay Maricel. And para sa inyong lahat, na huwag kayo basta-basta magtitiwala sa mga tao. Kilalanin nyo muna sila na maigi bago nyo pagkatiwala. It will take some time bago mangyari yun para hindi na siya maulit. Kasi yung ganito, may babalik yung tiwala, hindi ko alam. Depende sa kung anong gagawin ng tao na yun, kung talaga bang i-redeem niya yung sarili niya. Pero kung hindi, serve as a lesson na move on tayo. Kahit gaano mang kasakit, kung ano yung nangyari, wala tayong magagawa, nangyari na. So magiging ano na lang natin, kunin na lang natin yung lesson. Next time, dapat di na maulit. So I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito. And make sure apply nyo kagad lahat ng mga na matutulungan din. Itong ating, kung nagustuhan nyo, marami kayo natutunan. And i-share nyo to na about sa mga teammates nyo. Okay, so I hope na nasagot ko yung tanong mo, Maricel. And maraming salamat sa tanong mo. And kung sakasakali nga pala na hindi nyo pa na-access yung Walang Power and Bootcamp, makikita nyo yung link sa ilalim ng description ng video na ito. Exclusive training course yun na libre. Hindi nyo makikita yun dito sa YouTube videos ko. Talaga nakahiwalay siya na doon nyo malalaman yung mga sikreto ng mga network marketers paano talaga maging successful sa network marketing business. So, hanapin nyo lang yung link sa baba, Walang Power and Bootcamp, and i-access nyo na kaagad habang libre pa.
So once again, this is your friendly neighborhood Kurt Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you.